Okay, hello mga ka-Buenas. Hello Team Buenas. Welcome na naman sa ating YouTube channel. At syempre kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag mo kakalimutan, subscribe yung channel natin, click mo na rin yung bell button para updated ka sa mga bago nating video. Nakita nyo na naman sa title kung ano yung pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin magkano ba yung proper costing o paano mag-costing kapag gagawa tayo ng bedsheet. Magkano yung puhunan, magkano yung tubo. So pag-uusapan natin yan. Ngayon, para magkaroon tayo ng tamang costing, magko-focus muna tayo sa isang bedsheet. Single bedsheet. Gagawin ko ng tutorial yung iba. Focus tayo sa single size bedsheet. Ngayon, kung ikaw yung mananahi, karaniwan kasi, nagkakaroon ng order ang isang mananahi pag nagkaroon siya ng tinatawag na made to order o MTO. Yung alimbawa, may dalang tela yung buyer or siya mismo yung bibili ng tela, mananahi siya. Mas makakapokus kasi sa quality yun. Pero mas mahal talaga yung MTO. Ngayon, kung tatanggap kayo ng MTO, magkano ba ang usual presyuhan niya? At magkano yung magiging puhunan? Yan yung pag-uusapan natin. Pasensya na kayo, marami tayong paikot-ikot. Ano? So, eto, meron akong whiteboard. Sabi, sir, paano natin malalaman kung magkano yung pwede na magiging puhunan natin sa single size bedsheet? Siyempre, para malaman mo kung magkano yung puhunan, kailangan natin malaman kung ano yung sukat ng single size bedsheet. Okay? So, guguhit ako. Kahit hindi ako masyadong magaling sa drawing. Ito yung ating bedsheet. No? Halimbawa, yan yung ating bedsheet. Ito yung lapad, ito yung haba. Ang karaniwang sukat ng ating bedsheet o yung karaniwang sukat sa market ng bedsheet, ang lapad niya, ito, is 36 inches. 36 inches. Ngayon, yung haba. Ang karaniwang haba ng bedsheet sa market is 75 inches. O sir, paano naman namin maintindihan niya? Wait lang kayo. Yan yung sukat. Kailangan mo kasi muna malaman yung sukat. So ngayon, ang karaniwan mabenta kasi is yung full garter na tinatawag o yung may garter siya paikot. So syempre, hindi naman, ayan kasi yung normal na sukat niya sa ibabaw. Halimbawa, itong bedsheet namin, pag sinukat mo, yung ibabaw lang masusukat mo, bukod yung tabi. O halimbawa, yung foam, ang kapal, 4 inches, yun yung normal na kapal eh. Ang ginagawa ko dyan is naglalagay ako ng allowance, kung napanood nyo yung tutorial natin, naglalagay ako ng allowance ng 7 inches paikot. So lahat ng side, may allowance ako na 7 inches. So ngayon, para makuha natin yung total na lapad na kailangan natin, yung ito yung lapad eh. Nagdagdag ka na 7 inches, di ba? I-add mo lang yung 7 inches at saka itong 7 inches at saka yung 36 inches. Ayan yung lapad eh. Ayan yung mga nadagdag natin. 7 plus 7 plus 36 ay 50 inches. I-add mo lang yan. Ito yung lapad na dinagdag natin. 7 at saka 7 ulit at saka 36, 50 inches. Ngayon, yung magiging haba natin is ito. Magiging haba natin, 7 inches na allowance plus 7 inches ulit na allowance plus 75. Ilan na ba yan? Mahina ako sa math. So, parang 89 inches. 89 inches. Okay? So, 89 inches. Yung ating haba, 50 inches yung ating lapad na kailangan. So ngayon, sir, paano naman namin malalaman yung presyo niya? So okay, murahin na natin to, kunin na lang natin yung ito yung lapad width, yung width na 50 inches, ito yung length na 89 inches. Tanong, sir, paano namin malalaman yung puhunan dyan sa sukat? Kailangan nating malaman magkano ba yung bedsheet, ay yung tela na gagamitin natin sa bedsheet. Ang karaniwan ginagamit kasi sa tela ng bedsheet is Canadian. Canadian. Canadian cotton. Magkano si Canadian cotton? Magkano ang Canadian cotton? Ang Canadian cotton is 75 pesos per yard. Ngayon, ang per yard ng Canadian cotton, ang full width o yung lapad niya is mapupunta sa length ng ating
bedsheet, yung length. Ito yung bedsheet. Dito siya mapupunta. Yung full width ng Canadian cotton. Ang full width ng Canadian cotton is 96 inches. 96 inches yung full width niya. Ngayon, ang kailangan nating width is 89 lang. So, pasok siya rin sa width. Nakukuha nyo? Pasok siya rin sa width. May sobra pang 7 inches. Ito yun eh. Ito yun. Ngayon, dahil pasok siya sa width na 96 inches, hindi na natin kailangan kunin to sa computation. Dahil matik, kasama na siya eh. Dahil pasok yung 96 inches eh. Ang kailangan mo na lang kunin is itong 50 inches na lapad. Ngayon, ang kailangan mo malaman, ilang 50 inches ba meron sa isang yard? Okay? Ang isang yard kasi, ang katumbas ng 1 yard ay 36 inches. 1 yard is 36 inches. Ngayon, kung 75 pesos per yard, ang tingin kong kailangan natin dito is 1 and 1 half yard. Kailangan natin ng 1 and 1 half yard. Ang 1 and 1 half yard ay okay, compute natin ha. Ang isang yarda ay 36 inches. So, ito yan. 36 inches ang isang yarda. E di syempre, yung kalahating yarda is 18, tama? Kalahati ng 36 ay 18. So, 36 plus 18, 14, carry 1, 54 inches. Ang 1 and 1 half yard pala ay 54 inches. Okay? So, ngayon, 1 and 1 half yard is 54 inches. Ilan yung kailangan natin? 50 inches. So, pasok siya. Pasok siya dun sa kailangan nating sukat. So, ibig sabihin, ang bibilin nating tela ay 1 and 1 half yard. Ang alam ko, may nagbebenta ng 1 and 1 half yard. O, ang nagtanong na rin ako sa iba nating mga kilala, may nakakabili ng 1 and 1 half yard, wag lang bibili ka ng kalahating yarda lang. So, ibig sabihin, kung kalahating yarda lang ang bibilin mo, hindi ka pagbibilan. Unless, isang yarda at kalahati. No? O dalawang yarda, magdadagdag ka ng kalahati. Pwede yun. Okay? So, ngayon, kung pwede na 1 and 1 half yard ang mabibili natin, sir, magkano yung 1 and 1 half yard? O di syempre, yung isang yarda, 75, ipa-plus mo lang yung kalahating yarda. Magkano yung kalahating yarda? Eto ha, bibigyan kayo ng idea. Ang kalahating yarda, pag bumili ka ng kalahati, ang karaniwan yan, mas mahal kumpara dun sa kalahati ng isang yarda. Halimbawa, ang kalahati ng 75 is 37.50. Baka hindi mo siya mabili ng ganun. So, baka pumatakto ng 50 pesos yung kalahating yarda. Or 40 pesos. Ilagay na natin doon sa 50 pesos ang kalahating yarda. So, ang magiging puhunan mo sa tela, kung kailangan mo is 1 and 1 half yard, ang estimated natin is 125 pesos. 1 and 1 half yard equals to 125 pesos. Yan yung maaring maging puhunan natin sa tela. Okay? So, burahin na natin to. Kasi ito yung ating magiging puhunan, 125 pesos. Okay, burahin natin to dahil maliit yung blackboard natin, ay whiteboard. Ang 1 and 1 half yard ay 54 inches, no? So, okay. Ngayon, ito yung magiging puhunan natin sa single bedsheet. 1 and 1 half yard ay 125 pesos. Sir, ano pa yung gagamitin natin dyan? So, ang karaniwan lang naman ginagamit dyan is tela and also garter. Kasi nga full garter eh. Ang garter, tingin ko 5 piso lang yun. O baka may mga garter ka sa bahay, tingin ko 5 piso lang, makasobra. Pero walang nabibili 5 piso. Siyempre, mamumunan ka sa garter. Ang garter kasi mga 180 per kilo, pero napakadami mo nang magagawa. So, yung 125 na yan, siguro, kung ihimayin mo man dun sa 180 pesos per kilo yung garter,
baka hindi pa umabot yun ng 5 piso. So, estimated na natin, halimbawa 5 piso lang yung garter, no? Ang magiging total pumuna mo dyan is 130. No? Makakagawa ka na ng isang single bedsheet. Single bedsheet, no? Sa halagang 130 pesos na puhunan. Okay? Ngayon, magkano mo ba siya ibebenta? Nasa iyo, depende sa iyo. Gagayahin mo ba yung benta ng iba? Na ang benta ng iba is 200, 200 to 220. Pero ito ha, bibigyan ko kayo ng tip. Nakausap ko kasi yung mga kakilala nating mananahe na ang karaniwan daw labor nila is 150 to 200 pesos pataas. Depende sa kapal ng bedsheet. So, halimbawa, kung ang presyo mo is 130, ia-add mo yung gusto mong labor. Halimbawa, let's say, ang gusto mong labor is 150. So, 150 plus 130. Magiging 280 sa iyo yung bedsheet. Na ang pinakatubo mo is yung labor na 150. Okay? Ganyan mag-costing nung single size bedsheet. Hindi ko lang alam kung naintindihan nyo yung ginawa kong sulat. Ano? So, sana nag-gets nyo. Para ako naging teacher dito. So, sana nag-gets nyo. Pero, yun yung pagkakaintindi ko dun sa paggawa ng bedsheet. Ano? And, also, syempre, kung makabili ka ng mas murang tela, mas maganda. No? Pero, ang suggestion ko sa inyo, huwag nyo masyadong pababain yung presyuhan. Kasi, ang pag nasanay ang buyer sa mababang presyuhan, ang hirap iakyat. Halimbawa, itong puhunan mong 75 pesos per yard na bedsheet, tumaas ang presyo ng 75 pesos per yard ang bili mo, tumaas siya ng halimbawa let's say 100, no? Tumaas siya. Ang hirap sabihin sa buyer na, "Oy, tataasan ko yung presyo nung tinitinda ko sa iyo, tumaas kasi yung puhunan ko." So parang maglalagay ka diyan ng allowances sa mga puhunan mo o estimated value kung magkano yung gusto mo iakyat sa kanya para may paghahabulan ka kung sakali tumaas yung presyo. Bukod dun, ang presyo na ginamit kong bedsheet is presyong taytay na 75 pesos. Kasi may mga ibang lugar na napakamahal ng bedsheet. May nakausap tayo sa live kanina, 160 yata yung sabi niya, so doble. Ganun lang ang gagawin mo, papalitan mo lang yung mga presyo na nilagay ko nung presyo nung bedsheet dun sa lugar niyo. Well, sana nagets niyo po yung ating kwento. Kwento, hindi kwento, yung ating tutorial ngayon. No? And... babanggit ko na rin lang dahil nagturo ako ng bedsheet, hindi ko alam kung magigets nyo yung turo ko, pero kung sakali man na magets nyo at naging maganda yung feedback, gagawin ko to ng panibagong tutorial tungkol naman dun sa double size bedsheet, family size, queen size and king size and pati yung mga punda. So sa hahihimayin ko kasi yung tutorial kasi nga may na pag sobrang haba ng video sa YouTube, parang nagkakaroon ng problema yung channel sa impact. Nagkakaroon ng impact yung channel do sa retention time na tinatawag. So, syempre, sana po nagustuhan yung tutorial natin. Kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag mo kakalimutan like, subscribe and comment po. Share na rin po. So, comment kayo diyan kung saan ako nagkaroon ng pagkukulang sa tutorial. Well, sana nagets niyo nang maayos. Maraming salamat po. Kung hindi niyo po nagets, willing po ako tumanggap ng comment na hindi naman masamang comment. Siyempre, ayaw ng content creator yan. Yung bang tipong comment sa kakulangan ng ating video to improve kung sakali man na magpatuloy ako sa ganitong paggawa ng whiteboard na to. So, maraming salamat. See you po sa next video.